Also, Dab, it's me again, Matt, and welcome back to my channel. What's new, guys? We're here at Smoke's Barbecue. Si ano nga pala? Pakilala naman kayo. Char official. Pag hindi official. Wala, unofficial. Si Ruru. Ruru ba? Anong channel mo? Ruru iba. Ruru. Dito yung mga channel nila. Hi everyone, so it's me again, Matt. Welcome back to my another vlog. So for today's video, papasalamat kami kasi Smoke Barbecue at Inis. Ininvite kami para food taste natin. So this will be a honest review. Yes, honest. So honest ako, alam niyo yan guys. Shoutout kay Lilin, di ba? Honest ako. Dito nag-post ako sa aking Facebook page at sa aking official Facebook. So simulan na natin guys ang ating pag-lemon slap slap slap. So guys, ito ang tawag nila dito is Secret Turon. So pumunta kayo dito sa Smoke's Barbecue sa Imus para malaman nyo why it calls Secret. Sarap. Ano pangalan ko? Pag natikman nyo ito, makakalimutan yung pangalan nyo. At ito, bulalo naman. Ang sarap din ng bulalo. Parang ako talaga ito. So this is the pancit and rice. So let's chibog-chibog na guys. Chibugan na. And meron din sila ditong tokwa. Hindi lang nakikita. It would call creamy tofu. So creamy. Katulad ng face ko, parang creamy na din, oh. Sarap. Guys, let's da ano na, yung question natin. Questions number one. So, question number one. Bakit bilog yung lemon square cheesecake? Sabi ni Leo. Bakit pa bilog yung lemon square cheesecake? Kasi hindi siya square. Hindi din siya triangle. Di ba wali? Question number two. Lights on or lights off? Siguro ano? Pwede naman ako both. Pwede akong lights on tsaka lights off. Pero mas magaling ako pag lights off. Okay, third question. Virgin ka pa po ba? Sabi ni Ma'am Meg. Galing kay Ma'am Meg. Bago ko po sagutin yan, guys, ito po yung mga barbecue. Napakasarap. Hindi ko pa natitikman siya. Sabi ko nung napakasarap. Titikman na. Actually, nakalong na sa akin nga yung nag-lemon challenge na kami. Siyempre, baka ibasya ko na neton, babasya ko na ni Lilian, babasya ko na ni JR, babasya ko na ni Nelpa pag sinabi ko hindi totoo. So, siguro, honest review, hindi ko sure. Kasi lights off yun eh, ewan ko baka kung ano yung napunod. Guys, ito, anong tawag ito? Onion ring. So, let's taste the onion ring. It's a prank. It's calamares. Guys, baka tanungin nyo, napakaganda ng place dito. So, we will read the other questions, guys. So, ito na yung mga question ni Zakiya Abiya. So, ang tanong niya, ano ang sitwasyon sa life mo na muntik na magpasuko sa'yo? Ano ba yung sitwasyon ko sa life ko na muntik na magpasuko sa akin? Actually, kasi before kasi, nawalan ako ng work, tapos nagkaroon ako ng sakit sa buto. And, syempre, parang feeling ko wala nang tatanggap sa akin sa work. Yung parang naging hopeless ako. And, pero syempre, by the grace of God, siya pa rin yung nagbigay sa akin ng wisdom para mas mag-move on sa life. Kasi, alam mo, yung mga pagsubok naman sa buhay natin, nandiyan naman siya lagi. Ang tanong nila doon, dapat, ang anong talaga doon silang, kayanin natin sila. Mayroon pa siya mga questions, ang dami niyang questions. And anong Bible verse ang pinapanghawakan mo? Joshua 1:9.
So yung ano pinanghawakan kong Bible verse sa Kiya. Joshua 1:9, if I have not commanded to be strong and courageous, do not be frightened and do not be dismayed, for the Lord your God with you whenever you go. So next question natin. Kain muna. Ooh, pork. Beauty vlog. Beauty vlog. So this is the... Tingnan na natin ulit ang barbecue. Ang sarap. Ang lambot kasi ng meat. Ng meat niya. So itong barbecue to, makikita nyo dito sa mga menu dito. So next question. Dumating na ba sa point na ayaw mo nang mag-vlog? Siguro sa akin, dumating na ba sa point na ayaw ko na mag-vlog? Hindi. Kasi yung... Kaya naman ako nag-vlog kasi this is for the memories and para lang mabalik-balikan yung mga ginawa kong kalokohan o yung mga binidios ko. Kung gusto mo yung ginagawa mo, there's no reason na mag-stop ka kasi nandun yung heart mo. Basta nandun yung heart mo sa ginagawa mo, walang reason para ma-stop yung mga ginagawa mo. So heart-heart tayo dyan. Next question. Paano magmahal ang isang mat? Simple lang. Pumunta ka sa Smokes Barbecue. Ganun lang. Kasi ganun ako kasarap magmahal. Ito, creamy tofu. Ganyan ako kasarap. Itong barbecue, ganyan din ako kasarap. Itong calamares. Okay, lastly, ano at paano nabago ng Lord ang isang mat? Ba't maka-church ka? Ayun, madaming pagbabago. Pinabago ng Lord yung buhay ko noong July 26, 2010. Madaming pagbabago, madami din blessing na naramdaman, and yung mga hindi ko ginagawa before, nagagawa ko na siya ngayon. Next question, what is biology? Biology is study of life. Tama ba? Study of life. And there, meron siyang mga branches. Katulad nito, sa Imus may branches yung ano, Smoke Tatay. Saan pa ba may branches ng Smoke Tatay? Manila. Sa Manila. Next question, Matt. Ano? Kailan ka mag-aasawa? Magkaroon muna tayo ng ano, jowa bago tayo mag-aasawa. Next question. Galing kayo na yan kay M. Galing kay MM. Bakit Matt name mo? Pakaya mo. Bakit Matt? I get that name from the book of Bible, Matthew. So, ang tanda na kasi ng pangalan ko Laureano. So, ginawa ko na lang na Matt kaysa sa Matthew at Matthew. Get. So, ito, alam niyo ba kung ano itong mga to? Diba, narinig niyo? Yan. Yung beauty vlogger tayo dito. So, ngayon naman, question natin next is... Ay, nasagot ko ba yung tanong? Hindi. Hindi ko pala nangyayari. Ano yung babalikan mo? Wala akong babalikan kasi lahat naman ang nangyayari sa akin is happy ako. And wala akong babalikan na senaryo kasi... naging ano siya, naging part siya at naging journey ng life ko. Kaya kung ano ako ngayon sa mga nangyari sa buhay ko, ito yung product. Oh my gosh, English. What's your biggest heartbreak? Pero yung na-ghost ka, okay na yun. Kaya sa nang-ghost kay Matt ulit, magsisisi ka. Sinong crush mo sa YA? Kasaya. Pero kung ano gabihin, PM ko na lang kayo. Sabihin mo muna yung crush mo. Next question. Biggest regret in life. Mga biggest regrets ko sa life ko, yung mga opportunities na hindi ko ginarap kasi takot ako sa failure. Makalimutan ko pala sa inyo. Sa handaan, hindi pwede mawala ang lumpia. Next question. Given a chance, would you trade your life for someone, and who would it be? Well, thank you for that wonderful question. And that wonderful question need a wonderful answer. And that wonderful answer is coming from my mouth. From a wonderful person. Thank you very much. Bakit ang tanong nakalimutan ko English kasi? Given a chance daw, would you trade your life for someone? Wala, hindi. Ako to, oh. Unique, oh.
nag-iisa lang to. Nag-iisa lang ako. Wala kang makikitang gantong iba. Sa YouTube channel ko lang. So dito, ewan kong question ba to o nanghihingi siya ng advice. So, this what is, what in a certain situation ka na kayo muna ng pwede na nakakaalam at ala siyang plan na sabihin yung kaibigan. Kahit na sinasabihan. So for me, kung tunay kang kaibigan, kasabihin mo yung pagkakamali niya. Sabihin mo muna sa kanya and then syempre sabi and then syempre accountable kasi yung sa leader niya. Basta sabihin mo muna sa kanya na sasabihin mo sa leader niya. Kasi parang kung nasa kung tunay kang kaibigan, dapat itatama mo siya. Tutulungan mo siya in right way, hindi yung sasamahan mo pa siya para gumawa pa ng kamali. Hindi mo pwedeng pagtakpan ng isang mali ng isa pang mali. So, tandaan mo, walang secret na hindi mo bubunod. So, sana sasagot yung tanong mo, Zakiya. It really hurts. Ang mahal ng ganito. So, I hope guys, nagustuhan nyo itong vlog kong to. Masyari ng mahaba. Pero, napakasarap dito sa barbecue, ano, Smokes Barbecue at Imus. Bago ko pala makalimutan, shoutout sa Horizon Printing Shop sa aking t-shirt. Baka yan naman, may baka ring. Baka naman next kung may ibang color daw. Pa-sponsor Siyempre, shoutout sa mga Team Mastig at shoutout sa lahat ng mga nagtanong sa akin. Yan. So, maraming salamat. It's me again, Magic Kapalag. And thank you for watching my vlog. I hope may naintindihan kayo at may natutunan kayo dahil ang inginan ng sounds. Bye-bye. Hi guys, I'm with Sir Nick, yung may-ari ng Smokes Barbecue. Hello. So may mga question tayo sa kanya. So itong question na to, meron pong mga naughty question. Okay lang po kayo? Yeah, sure. So, Dax po ba kayo dudujot? So, itong tanong po, ano po yung ano, nag-inspire sa inyo kaya na open po itong Smokes Barbecue? Ang main business namin ay hindi food industry. Alahero kami. We just wanted to try something new. Something stress-free. Dito pa namin to. Chill lang na lugar where you can eat, relax, have a few drinks. Nabayan. Distressor lang actually. We're not really looking to make money. Wow, talaga po. Sana all. It really hurts. Kung tanong, paano niyo po na-handle yung family life niyo as a husband tapos sa pagiging business? Ang dami niyo yung business, diba? Yung eto tapos yung sa mga alahan, diba po? So, how you balance it? English! Madali lang naman kasi yung ang ginagawa namin ay ako sa kayong misis ko. Ay exports ang hawak namin. So, pagkausap namin yung mga nasa US, eh, madaling araw. So, medyo salungat sa oras ng operating. Okay lang. Yan nagagawa namin. So, saka work at home naman kami. Last two question. Ano, kung isang mga nanonood po ng aking vlog, ano po yung masasabi nyo, yung best food? Though na lahat po talaga masarap, sir. Ano ba nasa buhay? Yung creamy tofu, ito po. Creamy tofu. Tapos turon, chocnut. Yan, di ba? Yep. Chocnut. Mm. Tapos itong calamares. At yung mga barbecue. Pero ano po yung masasuggest nyo po? Ang pinupunta talaga ng tao dito ay barbecue. Barbecue. Kasi ang lambot po kasi talaga ng barbecue. Hindi siya yung barbecue yung bato. Kasi ba may barbecue yung bato yung pagkagat mo po? Parang barbecue yung bato, tsaka barbecue yung goma. Barbecue yung tabako. Opo, yung puro tabako. Maraming ganun. Barbecue yung malnourished, sir. Alam niyo yun. Yung napakanigit. Salamat po, Sir Nick. God bless po. Salamat.